Siklista. Ngayon po ay gagawa po ako ng reaction video about po sa ginawang Crankworx Insbruck na Slopestyle po na ginanap po sa UC, ginanap po sa ano, isa pong country, nakalimutan ko anong country po ito. So ito po ang country. So ano to? Nasaan na ba yun? Okay, nandito pala. So ito pala yun. So top 5 Slopestyle Run. So Crankworx Insbruck 2021. So ginamit po pala na bike nila ay Dirtjump po na MTB. So ito po yung number 5. Ito po si Timothy Bringer. At saka ano, France po siya. Representing France po. So panoorin po natin itong kanyang ano. Panoorin po natin itong kanyang Slopestyle. Okay. Bringer was the 2019 Rookie of the Year. That's how he found his way onto the Crankworx World Tour, and he has absolutely showed that he belongs. He got fourth place here in October when we had Crankworx Insbruck Slopestyle. Okay, magsisimula na po tayo. Yun, wow, ganda. 360, okay. Yun, wow. Double block. Okay, you know. Double block flip. Yun na tawag. So maraming nanonood. Okay. Ito, fourth place ito. Ito si Eric Fedko. So, galing Germany po siya. At saka yung age niya ay 23. So, mga bata pa ito, pero ano, magagaling na. Continue pa tayo. Okay. Nakita yung dalawa yun, you know? Dalawa yun ha, dalawa. Paano niya nilampasan yung pangalawa? Nilampasan yung, paano niya nilampasan itong ganito? At saka, nag-transfer po siya dito, tingnan mo. Tingnan, you know? Oh, ang taas no? Oh. 360. Okay. So ito na po yung pangatlo, Italy, si Torcato Testa. So 27 pa yung age niya. So tingnan natin kung ano kagaling niya, kasi yung second place at saka yung first place yung ano, pinakamaganda talaga. Ito po siya. First onto the scene in 2017, one step off the top in Rotorua with a second place. He's 27 years old, currently ranked 6th in the world. And we're definitely excited to see him drop in here. It's been a while since we've seen Torquato Testa based on some travel restrictions. How
about calling him one of the older riders at 27 years of age, dropping it. There we go. Truck driver off the start drop. Double back. Oh, the backflip. And then he started doing that in practice here. There we go. Backflip. Backflip. Ito na po. Excuse me. So ito na po yung ano. Kanina wala sila nilagay dito na weight at saka fork, no. At saka wala sila nilagay na pressure. So ito po siya si Nikoli Rogatkin. Weight po niya ay 165 pounds 75 kilograms. Yung fork niya ay Pike DJ. No. Ang air pressure po ng gulong ay 150 to 200 psi. Rebound is low. High speed compression not applicable at saka yung low speed niya ay applicable. So second place po ito siya at saka ano, libre kita yung edad niya. So magaling to, napakagaling to. Second to po, second po ito sa top 1. So magaling ito, magaling. Panoorin niyo po ito. Insbruck course. He won in 2017, 2018, the first 2 years we had it. He crashed out in 2018. Sorry, he won in 2017, 2018, crashed out in 2019. Wasn't able to come here last year. Okay. So, information about niya. So, yung 2019, nag-crash siya. Hindi po siya natuloy. Sa hindi po siya nanalo. At saka, ano, pag 2020, I think, sinabi ba yun? 2018 at saka 2019 nag-crash po siya. So pag 2020 hindi pa rin siya nanalo. So ngayon ay ngayon ay sa 2021 na po siya bumalik. Yun, no? Wow! Wakanda, di ba? Yung pang-last, pang-last kick, no? Okay, ganda rin ba? Wala pa yun, no? Sus! Grabe! Ay, nag-hack siya ng kaibigan niya, yun, no? USA po ito, USA si Nicole. Nicole Argatin, USA po siya. Needs po siya. Nag-needs po siya na 97.75 for first, pero hindi po niya naabutan yung oras, kaya iba ang nanalo sa top 1. So ito po siya. So dito na po si Emil Johansson po. Sweden po siya. Through lahatan at saka 21 pa yung inada. So siya po ang nanalo. So first, siya po ang nanalo, first place po, siya po ang nanalo. So tingnan natin, nakalimutan ko yung anong mga style niya. So napakaganda, slope style talaga itong number 1 ito eh. Ito. Okay. So we talked to him earlier, said how you doing? He said good. I got quite the run plan. So here we go. Last opportunity here for Emil Johansson. Can he make it 4 slope styles in a row? Whoa. Bar spin to top no hander, similar to bar spin pala yung bar spin. Okay. 360 double down yun kanina. Oh, 360 na puro ulit to. Diba yun? So siya po ang nanalo. Siya po ang nanalo. Nakalimutan ko siya pala yung nag-hug doon sa ano number 2. Siya pala yung nag-hug. You know yung jersey niya at saka yung ano Red Bull na helmet niya ng full face. You know 93.50. So yung kanina yung
ano, yung ano, ulitin natin. Okay, pala. Number one point is okay, ito. Ah, ito number 2, 97.75. So, yung number 1 ay 93 po. 93 po yung score. 93 po yung score niya. Score ba yun or minutes? So, ano, nanalo yung ano Sweden, itong naka Red Bull na helmet, nanalo po siya 493. At check ito naman USA si Nikolai Rogatkin, nagtamo po siya ng needed sana niya ito 19.75 for first, pero hindi niya nakayanan. So ganyan lang po ang kanyang score. At saka yun, umabot po yung Sweden, itong naka-red ball, umabot po at saka siya po ang nanalo. You can see that with everything he had planned, he landed that last jump and all the emotion just came right out of him. All the build up, just getting to the spot. So yun po, 93.54 first, so siya po ang nanalo. So yun yung ano aking kauna-unahan pong reaction dito sa channel ko. And then ano, sana nagustuhan niyo po itong reaction na ito, at saka kung gusto niyo pa ng ganito mga reactions about mountain biking, road biking at saka yung iba pa. So gagawal ko po ng review para ng video para po sa inyo mga kasitista. So ano po, maganda po yung kalabasan ng Slopestyle, tsaka marami pa po akong ibibigay po ng mga reaction about sa UCI. So UCI po yun, UCI ba yun? Kalimutan na yung UCI. So ano, so wala notification po. Wala po notification na lumabas. So ano, kung gusto niyo po na itong ano, klaseng vlog, reaction video, okay, gagawin ko po. So marami pa akong ibibigay ng mga ano, katulad din ng BMX, mga bikes, di ba? So sana nagustuhan niyo po yung aking reaction. So title nga pala nito, The Tech Cyclist Reaction to Top 5 Slopestyle Runs on in Crankworx Insbruck 2021. So sana nagustuhan niyo po yung vlog ko ngayon, at saka sana mag-subscribe po pa kayo sa channel ko. Mag-subscribe na po kayo, at higit po sa lahat, i-click nyo rin po yung notification bell para ma-notify kayo parati sa mga upcoming future videos dito sa akin channel. So guys, thank you so much for watching. Kita po tayo ulit guys, okay? Thank you so much for watching. One love and peace out!